What is up mga palangga? Thank you so much for watching this video and you're watching Diary Nilangga YouTube channel. It's me again, ang inyong palanggang si JP. And today's vlog nga mga palangga, it's another talk show na naman about call center. And I'll be sharing to you guys kano nga ba yung ginagawa na isang customer service representative sa call center industry pagdating sa billing department. So kung kayo mga palangga ay nagbabalak mag-apply sa BPO o sa call center at ma-assign kayo sa billing department, well, this video is perfect for you. So keep on watching! Napaka-common talaga mga palangga ang billing department sa mga BPO at kaya sa mga call centers. Lalo na sa mga BPO na karamihan ay mga telco account. So, karamitan talaga ay napaka-common talaga yung billing department at dun ka talaga ma-assign. Working in the billing department mga palangga ay isa sa pinakamatagal ko na nag-experience as a call center agent. Nung nag-start ako mga palangga sa Teletech after ko malipad from tech support. So, nilipat ako sa complaints billing which is more than one year ni hapa ko mga palangga working sa complaints billing. And then, nung lumipat ako ng company sa Concentrix, more than 2 years din ako mga palangga working in billing, sales and billing. So, may billing pa rin naman siya. And both accounts mga palangga is telco account. So, talagang napaka-common talaga na kapag merong telco account sa isang BPO is meron talagang billing department dyan. At kung tatanungin niyo ako mga palangga kung mahirap nga ba yung trabaho na ma-assign ka sa billing department, ang sagot po dyan talaga ay oo. Mahirap talaga mga palangga. Lalo nung nailipat ako from tech support to billing department, complaints billing, doon ko talaga na-compare na mas madali yung work ng pagiging tech support at kaya other call center job positions compare sa pagiging customer service na ma-assign ka sa billing department. Speaking of technical support mga palangga, meron pala akong ginawang video before about kano nga ba yung ginagawa ng isang technical support representative. Lagay ko na rin po mga palangga yung link sa description box below this video para sa mga interesadong maging isang technical support, kung ano nga ba yung ginagawa ng isang technical support. So, watch niyo yung video na yan mga palangga. And going back sa ating topic about billing, talagang mahirap talaga siya mga palangga. Lalo na sa una, kapag magsisimula ka pa lang or wala ka pang experience working in the billing department, sobrang hirap talaga mga palangga sa una. Talagang sobrang challenging. Pero sa una lang naman. Pero after 6 months or more than 6 months or more than 1 year, medyo magiging magaan na rin naman yung workload mo. Pero talagang sa una, sobrang challenging, sobrang, alam mo yun, doon mo talaga mararamdaman yung stress, doon mo ma-feel kung mag-give up ka ba o hindi. So, mahirap talaga sa una mga palangga. At pagdating naman po mga palangga sa training, medyo matagal siya, umabot siya ng mga 2 to 3 months, lalo na kapag madami kayong service na hinahandle. Let's say, for example, hindi lang cellphone yung bills na hinahandle nyo, pati yung mga internet, landline, TV, at saka kung ano-ano pa. So, matagal talaga yung training kasi ang dami niyong process na kailangan niyong pag-aralan, ang dami niyong mga tools na kailangan niyong makabisado. Lumipat ako mga palangga sa billing department, talagang sobrang challenging nga siya. Na-compare ko pa talaga yung pagiging tech support ko kasi previously tech support ako, pero nung lumipat ako ng billing department, parang nanghinayang ako, alam mo yun. Kasi doon ko na-realize na mas madali pala yung work ng tech support compare sa pagiging billing, nasa billing department ka. Kasi ang dami namin na-handle ng mga service ng mga palangga. Cellphone, internet, landline, TV. So, ang dami. Lalo na kapag may customer na o caller na tatawag at magdi-dispute, talagang sobrang stressful. Kasi umaabot ng more than 1 hour yung mga calls ko noon. So, ano nga ba yung mga common na ginagawa kapag ikaw ay isang billing agent or kapag sa billing department ka? So, una, ito yung pinakamadali, which is yung payment and payment arrangement. Ito talaga yung pinakamadali talaga. Ito yung kapag may tumawag, tapos ganito yung call driver or ganito yung contacts, talagang ang sarap sa pakiramdam na i-assess yung user kasi ang dali lang ng concern. Siyempre, payment, i-accept mo lang yung kanyang mga card information, assess mo lang siya pagdating sa payment, and then tapos na. O di kaya payment arrangement, sa setup ka lang ng payment arrangement or payment extension sa mga junior ng bills, and then tapos na. So, sobrang dali na mga ganong types ng mga contact drivers, kaya yun ang pinaka-easy talaga para sa akin. At yung pangalawa naman mga palangga is medyo mahirap siya,
medyo madali, ganun. Depende sa itatanong nila. Ang pangalawa mga palangga is account changes and account inquiry. So, ito naman yung medyo komplikado siya, lalo na kapag yung user is talagang ang daming tanong, ang daming ipapagawa sa'yo. Kasi with that point mga palangga, you have to be expert talaga. You have to be knowledgeable when it comes dun sa mga processes para maibigay mo yung tamang information kay user in case na may mga itatanong sila about sa account nila o sa mga plans nila, sa mga bills nila. So ito yung mga account changes in account inquiry that you really have to be expert. Kailangan dapat wala kang maibigay na misinformation, kailangan lahat dapat is tama. So, at saka you have to be careful din pagdating sa mga changes na gagawin mo sa account ni user. At ang pangatlong, sobrang common talaga mga palaga na ma-assign ka sa billing department. Ang pangatlong ginagawa is pag-handle ng dispute. Yun talaga yung sobrang challenging. Lalo na kapag makatanggap ka ng ganyang type ng call, tapos magde-dispute. At hindi lang i-dispute, yung sobrang dami pang i-dispute. Ako, Diyos ko, that aabot ka talaga ng more than 1 hour yung, or almost 1 hour yung call mo. Minsan pa nga tatagal pa doon dahil na kapag sobrang hirap pa ng complicated pa ng kanyang mga pinagdi-dispute, ganun. So, ayun talaga yung sobrang hirap. I mean, yun talaga yung pinaka-challenging na part where it comes as working in a billing department. At dahil nga dispute yung pinakamahirap na pag-usapan natin yung dispute. Bakit nga ba mahirap yung dispute? Kasi mga palangga, sa una pa lang, pagtatawag pa lang yung user, kailangan maging attentive ka talaga. Kasi ang dami sasabihin niya ng user, ang daming kukwento. Sari-sari pa yung kukwento niya. Hindi pa yung magiging specific sa dinidispute niya. Ang dami niya pa mga iraran sa'yo. So, kailangan dapat maging attentive ka talaga sa mga details na sinasabi niya. Tapos, isa pa doon is, yung mga user, karamihan ng mga tumatawag ng mga nagdi-dispute is hindi talaga sila, alam mo yun, yung polite. May iba na, karamihan, iba naman polite, pero most likely, karamihan ng mga tumatawag ng mga nag-file ng dispute is mga galing, mga frustrated, ganun. So, kailangan dapat, you have to adjust talaga, lalo na pagsimula ng call is, you have to know how to handle yung emotion ni user, kailangan dapat ikaw dapat mag-control para hindi pa masyado lumala yung galit ni user, hindi lumala yung kanyang frustration. So, very challenging talaga ang pag-handle ng bills right from the start of the call until the end. Pero, ang tip lang dyan mga palangga is kailangan dapat magkaintindihan kayo. You have to understand your caller, kung bakit nga ba sila nag-dispute ng ganitong mga items or sa bills or sa mga charges. So, you have to understand them para maunawaan din kayo ng caller in case na may mga i-explain kayo sa kanila. Sobrang guilty ako dyan mga palangga kasi nung nag-start ako sa billing department dahil nga yung account namin is Australian, so sobrang hirap nila masyadong intindihin. So, issue identification pala maabot na ako ng mga 30 minutes bago ko malamit ano nga ba talaga yung dinidispute niya. So, you really have to be careful. You really have to be attentive at kailangan dapat nakafocus ka dun sa tumatawag sa mga sinasabi ng caller. At dahil nga mga palangga, kalimitan na mga tumatawag na nagpa-file ng dispute is medyo galit, medyo upset, ganun. So, kailangan mo talaga i-adjust that you have to be patient talaga with them. So, kailangan mo sila intindihan where they're coming from. You have to use the word, yung mga words talaga na kung saan mapapakalma mo yung caller mo, ganun. So, napaka-challenging talaga on the first part kasi magra-rant pa yung caller mo. Matay pa yung mga sasabihin, mga dissatisfaction nila dun sa service nila na natatanggap, dissatisfaction nila dun sa company bago pa nila ibigay yung pinaka-specific na gusto nilang mangyari. So, pag ganun, so you have to understand them, you have to show them that you care talaga with the caller. At sa pagpa-file naman mga palangga ng dispute o di kaya ng credits is hindi siya basta-basta. Kailangan mo palang talaga i-assess yung sinasabi ng caller kung ka-dispute-dispute nga ba talaga siya, valid nga ba yung credits na ibibigay mo, or valid nga ba yung dispute niya. So, kailangan mo pa rin siyang i-assess. Kasi may ibang naman mga caller na mag-inquire lang pala, hindi lang pala sila alam about dun sa charge, valid naman pala. At kapag in-explain mo na sa kanila yung validity ng charge, okay na sa kanila, and then end the call. So, may mga ganong caller. Pero, kaya dapat you have to explain talaga kay caller kung saan galing yung charge, especially yung mga valid charge, explain yung validity ng charge na ito na
ma'am, talaga in charge, ganito po nangyari, ganyan, ganyan, ganyan. So, you have to explain to them carefully bago ka mag-issue ng credits, bago ka mag-proceed sa dispute. So, explain mo muna kay caller lahat ng mga charges na meron sila at saan nang gagaling yung mga dinidispute nila. Isa din sa pinakamahirap na part, mga palangga, is yung nakapag-rant na yung caller mo, tapos in the end, malalaman mo palang valid yung charge, tapos hirap na hirap ka kung paano mo masabi sa kanya yung valid yung charge, kasi nga, nasabi niya sa yung dissatisfaction niya, yung mga rants niya, tapos nagano ka na, sinabihan na promise ka pa na I can help you with that, ganun. So, tapos valid pala yung charge. So, doon talaga magsisimula na kailangan you have to explain kay caller kung bakit talaga valid yung charge in a polite naman, in professional manner naman. So, ayun, kailangan mo talagang ipaintindi sa kanya about the validity of the charge o saan ang gagaling yung charge, bakit may mga ganitong charge sa bills niya, ganun. At doon nga po magsisimula, mga palangga, yung pagpapalitan niyo ng arguments with the caller, especially yung mga caller na ayaw talaga tanggapin yung validity ng charge, pero valid naman talaga siya. Naku, doon ka makakaramdam ng ano. Doon na kayo mag-aaway ng caller, charot. Doon na kayo magkakaroon ng parang bangayan. Hindi naman sa bangayan. I mean, parang back-to-back conversation na. Kasi nga, syempre, yung caller, pipilitin niya talagang ipa-dispute sa'yo o pipilitin niyang makakuha ng credits dun sa charge na yun at gusto niyang ipa-dispute o gusto niyang patanggalin. So, dun talaga ang pinaka-challenging na part, pero you have to understand pa rin the user or the caller, where they coming from, at saka, dun ako nakakaramdam ng ano yung parang kumukulo yung dugo ko. Alam mo yun? Nandun yung stress. Pero, kailangan dapat maging ano ka talaga. Kailangan mo i-control yung emotion mo. You still have to be professional with the user. You still have to be sounds polite. Working in the billing department, mga palangga, is sobrang, sobrang challenging. Pero, doon talaga may enhance yung pagiging customer service niyo, mga palangga. Yung customer service skills niyo, doon talaga may enhance. Doon yung part na matututo kang paano maging professional. I mean, kahit na ganun yung way ng conversation niyo with the caller, doon ka matututo na maging patient, mag-control na emotion, doon ka matututo na maging polite all the times, kahit na hindi na comfortable yung usapan ni caller. So, doon talaga matetest mga palangga yung character mo. So, sa tutuusin, nakaka-drain talaga mga palangga work sa billing department. Nakaka-drain, nakakaubos ng lakas. Sa madaling seta, nakaka-stress siya. O siya, sabi ko lahat ng totoo, walang sugarcoating. Nakaka-stress talaga siya. Pero, alam kong kaya-kaya naman. Kasi tao naman yung kausap nyo. Tao naman din kayo. So, kaya-kaya nyo naman yun. Basta nayan lang yun, mga palangga. Karamihan pa rin mga customer service tumatagal sa billing department. Ako tumagal ako sa billing department kasi nga sanayan talaga siya. So, after 6 months naman, habang tumatagal, paulit-ulit lang naman yung mga ganong dispute, paulit-ulit naman yung mga ganong tawag ng caller, ng customer, paulit-ulit naman yung ganong ugali ng customer. So, masasanay ka na masasanay until na parang magiging magaan na yung trabaho sa'yo kasi nga sanay ka na. So, sa una lang siya mahirap, pero at the end naman, nagiging magaan naman siya. Sobrang fulfilling naman po mga palangga, lalo na kapag makaresolve ka ng mga dispute, mga adjustment, o di kaya mabigyan mo ng tamang credit si caller, si customer, sobrang fulfilling niya mga palangga. Alam mo yun, parang feel mo ikaw yung stockholder, charot. Namimigay ng credits. Yung dapat, yung valid naman talaga, di ba? I mean, yung valid na dispute. Kadispute talaga, diba? So, sobrang sarap sa feeling na matutulugan mo yung mga customer. May mga times na parang napapawo. Kasi laki na yung mga adjustment na nabibigay ko, mga credits na nabibigay. Tapos kapag mamultiply mo siya sa peso, wow, ganda pala kalaki yung nabibigay kong credits. Ganun. So, ayun na, nakakatawa. Nasarap sa feeling na natutulungan mo yung mga users sa mga ganong sobrang komplikadong mga concern. At sobrang fulfilling din yung part ng mga palangga na yung wala ka na ibigay na this na credits or adjustment, pero na-explain mo sa caller, sa customer yung validity ng charge na, ma'am, valid ito. Tapos yung iba man namang customer na, okay,
I'll pay for it, ganun. So, sobrang sarap din yung sa feeling na na-explain mo yung mga chargers sa customer, sa caller, dahil nga hindi nila alam kung saan ang galing. So, fulfilling din yung part na yun. At saka mga palangga, kapag meron ka na experience mag-work sa billing department, ang dami ng opportunity na papasok sa'yo. Kasi nga, nandun na yung skills mo sa pagiging customer service. Kumbaga, nahasa ka na. Na-test ka na, di ba? Na ano na yung pagiging customer service mo, lumabas na. So kapag tumagal ka talaga sa billing department, parang okay na sa'yo na malipat ka na iba mga position, like tech support man yan, o kahit anumang, o regular customer service, parang medyo magiging magana siya sa'yo kasi nga nakahandle ka na ng sobrang komplikadong mga issues, sobrang komplikadong mga customer, di ba? Alam mo yung mahirap talaga na calls, ganun. So, nandun, pag meron ka na experience about billing department at matagal ka nang nag-work dyan, makakasa ka na talagang madaming opportunity na pwede mo nang matake. Ayoko namang ma-down kayo mga palangga, especially sa mga mag-apply sa customer service, call center na ma-assign sa billing. Sa una lang talaga yan mahirap, pero keep trying na mga palangga, keep fighting, kasi pag tumagal na rin naman kayo, I'm sure kayang-kaya niyan. Makakayanan niyo. Magiging normal na lang lahat yung mga billing concern na yan, mga dispute na yan, lahat ng issue, normal na yan sa inyo. So, keep on trying lang. Sa una lang talaga, mahirap, but in the end, kayang-kaya niyo. So, dito na nga po nagtatapos ang video na ito, mga palangga. I hope you learned something. Ang mga call center tips natin dyan. I hope na na-motivate kayo. Kahit po pa, motivate. Oh, di kaya nakapagbigay sa inyo ng idea about working in a call center in a billing department. So, if you do, give us a thumbs up. Kung may mga questions kayo gusto kong i-share, just comment below. At sa mga napadaan lang pa sa channel nito, don't forget to hit the subscribe button and hit the bell button na din para updated kayo for our next videos. Because here in our channel, we're giving free contents for self-improvement, life tips and tricks, and product reviews. Don't forget din po mga palangga to follow our Facebook page. Diary na lang ka kung may mga gusto kayong i-share, personal message na lang kami mga palangga. And we're happy to talk to you as well. So message na lang kami mga palangga kung may mga gusto kayong i-share sa amin or personal message. Well, thank you so much mga palangga for watching this video. Hindi ko na po iti-take yung inyong time. I don't want to take so much of your time. Hope you guys have a great day and have a good life. Bye!